Not good at all. Magandang umaga, Pilipinas, at magandang gabi, Los Angeles. It's currently 9:51 in the evening. So, bale, kararating ko lang galing sa Chino Hills kasi nag-get together kami ng mga kasama ko sa trabaho na BBM supporters din. Parang post-victory party namin yon. So, masaya dahil may mga solid north, may solid south. Ako naman, taga-western Visayas. Ang dinadala kasi namin talaga, ibang partido, pero hindi naman kasi lahat makaleni. So, habang kami ay nag-get together, meron akong nabasa dito sa Twitter. Actually, hindi naman ako talaga masyadong well-versed dito sa Twitter, pero nabothered lang ako kasi dito sa post ni Mo Twister. Ang sabi niya dito, I keep getting all these tweets about 31 million. 31 million, understand, there's no strength in numbers when all of you are stupid. So, hindi ko alam kung magre-react ako dito sa sinabi ni Mo Twister or matatawa na lang ako. Kasi guys, as you all know, this guy here, Mo Twister, actually, sabi niya, or sabi nila magandang lalaki siya, very, very smart, very intelligent, kasi marunong siya mag-English. At magaling siya talaga mag-English. Pero, aminado naman ako doon. Kaya lang itong lalaking to, parang notorious to sa pagiging very vocal about yung opinion niya. And may scandal to before kay Rian Ramos. And kamakailan lang, lumabas si Bunny Paras na apparently kanyang baby mama na hindi daw niya sinusuportahan ang anak niya kay Bunny Paras. And I also know that kinasal to sa Iceland si Mo Twister. Hindi ko alam kung alam ba ng asawa niya kung anong klaseng lalaki ang pinakasalan niya. Siguro naman in person, mabait naman to si Mo Twister. Kaya lang masyadong madumi lang talaga ang bibig niya. Yung para may ihahantilin tulad ba sa ashtray or sa toilet bowl. Kasi ang laman ng utak niya, laman ng isip niya, lumalabas sa bibig niya na parang puro galit, puro hatred, pambabastos. Medyo bastos kasi ang bibig nitong lalaking to eh. So, hindi ko na sana papatulan. Kaya lang parang nakakainsulto yung mockery na ginagawa niya doon sa 31 million. Actually, hindi lang siya anti-Marcos. Parang yung post niya ay may pagka-anti-Filipino. Hindi ko alam kung saan ang gagaling to or binayaran ba to ni Lenny or whatsoever. And marami siyang patutsada kay Bongbong Marcos na kesyo wala daw degree. Ano pa ba yung sinasabi niya? No taxes. Ayoko na isa-isahin pa kasi feeling ko naman nag-post siya. Opinion niya yun eh. Gusto niya yata yung 31 million na Filipinos na bumoto kay Bongbong bisitahin yung kanyang page at sumikat siya dahil itong lalaking to ay laos. So, parang gagamitin niya ang mga BBM supporters para magkaroon siya ng screen time para bumalik siya sa limelight or whatever. So, wag na lang natin patulan kasi wag na tayo mag-stoop down so, doon sa level niya. Kasi kahit ano naman palinira ang gawin niya, talo na talaga si Lenny. Ang mga tao, mga Filipino especially, hindi na niya mako-convert. At buti na lang hindi siya lumabas during the election. May pagkaduwag din kasi ito bahag ang buntot ng isang lalaking to. And also, doon, mag-comment na ako doon sa disqualification case ni Bongbong Marcos na pinapadisqualify siya ni Attorney Tete, sino ba yung isa? Si Buena Fe. Yung DQ case na yun kasi, binasura na ng COMELEC, okay? And then, ang lakas naman ang loob nyo na ipatigil ang canvassing. So, yung Congress, may sarili sila. Kumbaga, may sariling jurisdiction ng Congress. Ganun din ang Senate, ang Supreme Court, at ang Executive Department. And si Pangulong Duterte hanggang June 30 na lang.
sa ayaw natin at sa gusto, bababa at bababa siya bilang Pangulo ng Pilipinas. And alam naman natin kung sino ang papalit. At alam din natin na gusto ng oposisyon ay ipalit at iupo si Lenny Robredo. So, madaling salita, mga kaibigan, mga ka-BBM, mga kababayan, itong mga taong to na siguro ay kakampi ni Lenny, mga kakampon, ay binabastos nila at winawalang hiya ang saligang batas. Okay? So, partida, hindi pa sila nakakaupo. At binabastos din nila at winawalang hiya ang boses ng mahigit sa 31 milyon na bumoto kay BBM. So, hindi ko alam kung saan nila kinukuha ang lakas ng loob at pera para ito sa mga disqualification cases siguro. Pero, hindi naman bobo siguro ang Pilipino. Marunong naman siguro makaintindi. And guys, Congress, sino bang Speaker of the House ng Congress? Eh, diba, I think incoming or nakaupo na si Martin Romualdez. Second, Senate. Mostly, majority ng Senate is from the Unity team. And then, sa Supreme Court, I believe 12 out of 15 or 13 out of 15 ay inappoint ni Pangulong Duterte. Guys, isipin nyo na lang, kung si Lenny Robredo ang mauupo, na huwag naman sana, palalabasin niya si Dilima. Pag lumabas si Dilima, ipapakulong niya si Pangulong Duterte. At yung mga projects ni Pangulong Duterte na build, wala yan. Wala, hindi niya itutuloy yan, for sure. Kasi hindi naman si Lenny, hindi naman siya sincero sa pagtakbo niya bilang Pangulo. Imagine niyo at alalahanin niyo, kaya tumakbo si Lenny bilang Pangulo ay para harangan si BBM. So, sabi nga ni Inday Sara, protect BBM. So, we have to protect the 31 million voters to protect BBM at all cost. And syempre, huwag natin kalimutan ipagdasal ang ating mahal na Pangulo. At huwag na natin nahayaan magkaroon pa ng pwesto ang mga dilawan. And ano pa ba? I think sa ngayon, yun lamang guys. Well, if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. Don't forget to like, subscribe, comment down below. And for Mo Twister, may God bless you and your family. Sa bawat buka ng bibig mo na ang sinasambit mo ay kapahamakan, kabastusan, kababuyan ng mga mamamayang Pilipino, doble ang balik sa'yo. Hindi man sa'yo, maaari sa pamilya mo. So mag-ingat ka. God bless. And see you next time. Maraming salamat po. Charm Adventures PH po. Salamat!